Hello, good afternoon mga kalakwatsero. So today is October 27, Sunday. So dinhi muna tayo sa May Santo Tomas mag-update. So ngayon nandito tayo sa Islicks TR4, Barangay San Miguel. So dito tayo dumaan, ito na yung shortcut road papuntang Barangay San Bartolome. Then diretso tayo ng San Tomas Doctor's Hospital. Mag-update pala tayo doon mga kalakwatsero. Yung pinakamalaking hospital ng Santo Tomas na Mala Titanic, no? O Mala cruise ship ang dating. So yan yung Mount Makiling. Yan. So din yung napakaganda ng view, no? Napakaganda talaga, sobra. So nasa paahan tayo, no? Ng Mount Makiling. So din yan sa may Santo Tomas City, Batangas. So update muna tayo din, no? So, marami kasing nag-request na ating mga subscribers na nasa ibang bansa. So, magpa-update sila uli. So, din sa May San Miguel, marami pang farm, no? Maluwag pa itong Santo Tomas. So, may balita tayo na itong banda din, may mga itatayong mga condo units na pagmamayari ni Villar, Senator Manny Villar. So ayaw ko lang kung yan ay totoo. Yan ang mga chismis din, no? Katabi ng Camellia Homes. So may mga condo units na itayo, mga high-rise building. Yan ang mga balita-balita lang. So ito na yung San Bartolome exit. Dito tayo mag-exit mga kalakwatsero. So hindi tayo nadaan doon sa may highway, no? Para ma-update ko naman kayo din sa may Islicks. So ngayon ito na yung Barangay San Bartolome. Ayan. So mayroon na may tayo din, yun. Baka subdivision na naman yan. So itong Barangay San Bartolome, dati ito napakalit lang na barangay, no? Ngayon grabe, no? Triple ang double ng population din, eh. Binaha din pala itong San Bartolome. So kitang-kita naman sa sa kalsada, no, pakat yung mga putik. So pansin niyo mga kalakwatsero yung riders, so tingnan niyo. Mamaya. Nakakatuwa. Overload 'yon, no, hindi safe 'yon. No, kaya na. No, kaya ang karga niya. Baka mga garments lang siguro yan, no? Pero napaka-delikado yan, no? Yan, no? Yeah, motor lang yan, maglakwatsero. Tingnan mo yung karga niya, oh. Hindi safe. Naghanap talaga ito ng sakit sa katawan nitong riders na to. Akala niya, tama yung ginawa niya, oh. Napaka-delikado kaya yung ginawa niya. Tapos dadaan pa yan ng Maharlika Highway. Naku po. Pag malakas ang hangin, atumba talaga yung riders na yan. So, San Bartolome pa rin tayo, mga ilagwatero. So, pahaba kasi itong barangay na to. So, nandini pala yung hospital. Yung Santo Tomas Doctor's Hospital. So, yan, tanaw na natin. So, mag-update tayo para makita nyo. Ha? Malapit na itong matapos, mga ilagwatero. So, dala na naman natin yung drone para makapag-aerial view na tayo. Pero bago tayo mag-drone, magpaalam muna tayo, no? Kasi ito ay private. Private to na lugar. Yan. O, private pala na establishment. So, kasabay pa to ng SM, no? Ang ginawa itong hospital na to, pero ang SM ay naon na pa. So dini tayo, no, mag aerial view. So yan, nalipad ng ating Viper. So ito na yung pinaka view ng Barangay San Bartolome. Malaking barangay din ang San Bartolome. Pahaba. So galing tayo doon sa may Makiling, oh. Doon kasi ang Islicks TR4 sa may paa ng Makiling.
So ito na yon ang Santo Tomas Doctor's Hospital. Mala Titanic, parang barko din, parang cruise ship ang dating. So alam niyo mga kalakotsero, yung hospital na yan, mayroon tayong kakilalang doktor na magwo-work dyan. Napaka, ano na yan, no? High-tech na yan. Mala hotel na ang dating. No? Parang St. Locke na rin yan doon sa may BGC Taguig. So ganun daw ang dating yan. No? So yan, no? Napakalaki yan na hospital. So, parang St. Locke nga daw ang dating yan. So, pag sinabi natin St. Locke, mayroong mini department store, mayroong mga restaurant, may mga amusement, ano, parang nasa mall ka na, o hotel nakatira, hindi na hospital. Parang Okada ng dating na. So, yan na yung barangay San Roque. Yan, ano, sana na sa ating drone, no? So, ang oras pala natin ngayon is almost 3 o'clock ng tanghali. 3 o'clock ng hapon pala. Yan. So, yan yung ano, SM. So, ang SM, pansin nyo, parang mala Pentagon, no? Ang dating. Akala ko nga, parang kahawig ng Pentagon ng US. Oh. Yeah. So, yan yung SM. So, meron din tayong nakuhang input. So, yan sa may left side na right side natin, magtayo diyan ng ano, SMDC Hotel. Tayuan ng hotel yan, makalakotsero, yung vacant lot diyan. SMDC Hotel. So, grabe no, ang Santo Tomas. Hindi natin akalain na ganito yung situation, yung yun na nga kasi pagdating ko din sa Batangas sa Santo Tomas year 2006. Ito ay tubuhan, no? Tapos napakaliit lang na bayan ang Santo Tomas. Tapos ngayon, grabe, napakalaking siyudad. So itong piston ng drone natin, ito, itong area na to, dito daw itayo yung SMDC Hotel. Yan. So overlooking siya sa buong Batangas at saka sa Mount Makiling. So ang location kasi ng Santo Tomas mga Lakwatsero, bukid talaga ito, bundok, no? Ito yung siyudad na nasa kagalagitnaan ng bundok, ang Santo Tomas. So, malawak pa ang Santo Tomas, no? So, 10 years from now, may makikita na tayong mga high-rise building na tag 20 to 30 floor. Yan. Kasi yan talaga ang ano na mga investor. So, alam niyo mga kalakotsero, ito na yung S&R. Yan. So, tapos na siya. So, mag-open ang S&R within nasa December to January. So, yan yung target month nila. Pero sa tingin ko, alanganin sila sa December. Baka sa end of January ang opening ng S&R. So, malaki rin ang S&R shopping mall, no? So, ngayon, nandito naman tayo sa kabilang side. So, dito tayo na banda. Yan. So, sa ngayon nga mga kalakotsero, igala ko kayo din sa bagong City Hall ng Santo Tomas. Dito yan itayo. So, pakita ko lang sa inyo. So, kaharap lang ng ano, pamilihang bayan ng Santo Tomas. So, ipakita ko lang sa inyo yung area na pagtayuan ng bagong City Hall. So, ito na yon. Tanaw natin yung Caltics sa baba. So, Caltics yan. Then, yung Chowking din. So, Caltics, kaharap niya yung 7-Eleven. Yan na nga. Oh, yan na. Ito na yun, mga kalakwatsero. So, New City Hall location. So, yan yun. Yan yun, mga kalakwatsero. So, ito yung wheat market. So, yung drone natin nasa taas na ng pamilihang bayan ng Santo Tomas.
So malawak, no, ang pisto ng ano, ang bagong City Hall natin ng Santo Tomas. Yan, no, malawak, malaki. So yung itatayo diyan ni Mayor ay parang ano din, no, parang mall, kumpleto na rin siya. May pasyalan, mga galaan. So yan na nga, ang dami, no. Marami yung ano pinipicture si Mayor sa bagong City Hall. Unique siya sa lahat na City Hall ng buong bansa. Buong bansa talaga, no. So yan, no, napakalawak patong area din, eh, mga kalakwat zero. Yan, no, sobrang lawak. So yan, inikot natin. So ito na yung pinaka Santo Tomas city, fast growing city. Yan. Small town turned into a city, itong Santo Tomas. So yan, tapos nating aerial view, mga kalakwat zero. So ngayon, nandini na tayo sa Maharlika Highway. Tapat tayo ng Cabrini Hospital yan. No? So, so nagalagalat. Yan yung Caltex. Yan, Caltex. So dyan lang City Hall, mga kalakwat zero. Dyan ang entrance. Yung Caltex na yan. At Chowking. So imagine nyo, pag nandyan lang yung City Hall, traffic na. Traffic na naman ng kalaban natin. Pero don't worry, mga kalakwat zero. Pag nabuksan na rin yung East Lakes TR4, yung dinana natin kanina, malaking kaluwagan naman sa mga motorista. No? Kung ikaw papuntang San Pablo, Tulosina, hindi ka na dumaan din, eh. Kasi pag dumaan kayo din, eh, sigurado, traffic. Pag nandyan ang City Hall, nandyan ang Lianas, nandyan ang SM, nandyan ang SNR, nako, madugo. Madugo ang traffic, mga kalakwat zero. So kung kayo ay taga-Lucena, San Pablo, doon na lang kayo sa East Lakes TR4 natin, mas mabilis. So sa ngayon, gagala tayo din sa may SM Santo Tomas. So first anniversary, no? Anniversary, 1 year na pala ang SM Santo Tomas ngayong araw na to, October 27. Ang bilis ng panahon, 1 year na palang SM. So dito tayo, magpalamig muna tayo bago uwi sa bahay. So yan ang kagandahan sa atin, magalakot zero, kasi 3 kilometers lang tayo from SM. So mabilis tayo, makagala din, eh. So next week, so marami pa tayo mga i-covered na mga lugar. Maraming nag-message sa atin na magpa-video, no, sa mga lugar, sa mga area na nasalanta ng Bagyong Christine. So thank you pala sa ating mga bagong subscribers, ating mga viewers. So huwag nyo kalimutan, sa mga hindi pa nagsusubscribe, so mag-subscribe naman kayo sa ating Walang Kwintang channel. Katuwaan lang to, pag wala tayong trabaho, so yan ang ginagawa natin, nagpipilming sa buong lugar ng Batangas. Ako po ay isang Cebuano, pero ako ay na-inlove na din sa Batangas, no? Ayoko nang umuwi doon. Dito na ako mag-retire sa Santo Tomas, mga kalakwat zero, kasi magandang lugar. So dito na lang, maraming salamat sa panood. God bless us all. Thank you. Bye bye. Tayo sa wala ng init.